Mission accomplished para sa mga transport groups na iparamdam ang kanilang kawalan kapag pinilit na ituloy ang gumugulong na PUV modernization program. Pero para sa gobyerno, maliit lamang ang naging epekto ng transport strike. Pero sa huli, kawawa pa rin ang mga pasahero. Nasa front ay nabalitang yan, Camille Samonte. Pagod na galing sa trabaho, halos mamuti na ang mata ni Liza de la Cruz sa mahigit 2 oras niyang paghihintay ng masasakyan sa Quiapo para makauwi ng Quezon City. Ang problema, walang mga jeep o UV Express sa lansangan dahil sa tigil pasada kontra PUV modernization. Tagal pa siguro bago makasakay. Maghintay na lang. Gano'ng kahasil yan sa inyo, Nay? Siyempre, mahirap. Lalo na ako, senior na ako eh. Masakit sa paa. Pahirapan din ang biyahe ni Naomi Villanueva na papuntang Espanya. Gusto man daw niyang sumakay ng taxi, may ilan naman daw nananamantala. 3 PM pa po ako nandito. So ngayon hanggang 5 PM na, mahirapan po pa rin kung sumakay. Kung wala talagang choice kasi sa sobrang pagod na din sa trabaho eh. Kailangan siguro mag-joyride ka na, mag-taxi ka na lang talaga. Tapos sa taxi din, minsan kasi, tinitake advantage din minsan. Kaya ang ending, sumakay na lang ng habal-habal si Naomi para makauwi na. Merong manglibreng sakay, limitado naman ang ruta ng mga ito hanggang Espanya at Blumenrit lang. Kaya nag-uunahan tuloy ang mga commuter na makasakay kapag may ilang jeep na dumadaan. Ang ilang commuter, nangangamba kung paano sila ulit makakasakay, lalo't 1 linggo ang tigil pasada. Karamdam siya, may impact. Actually, iniisip ko kanina eh, kung paano kami ng anak ko eh, kasi ganitong oras sa lagay ko uwi naming dalawa. Pagdating naman ng alas 8 ng gabi, nagbalikan na sa pasada ang ilang tsuper na sumama sa transport strike. Kailangan pa rin daw kumita kahit papaano. Kawawa din yung mga commuters, madam, kasi walang masakyan para kahit papaano makatulong tayo. Ito, unang biyahe pa lang. Pangkakukuha lang pangkain. Sabi ng grupong Manibela, nasa 80% ng ruta sa Metro Manila ang naapektuhan dahil sa ikinasan nilang tigil pasada at itutuloy pa rin daw nila ito hanggang Biyernes. Masakit mang sabihin kasi dami nating nakaruwisyo. Hindi na lumabas ng bahay, pero marami talagang nagtigil pasada. Lahat naman po talo eh. Diba talo kami, dahil wala namin kita ngayong araw, talo yung commuters, talo ang bayan, walang kita. Kasi tingin ko baka may mga walang movement sa labas, mahina ang merkado. Yun po yung sinasabi natin, gusto lamang naman natin itong maisaayos din. Eh. Taliwas yan sa sinasabi ng LTFRB na 10% lamang ng mga ruta sa Metro Manila ang naapektuhan ng tigil pasada at 5% sa mga probinsya. Ang MMDA naman, 5% lang ng kanilang mga dineploy na sasakyan ang nagamit. Higit 3,000 pasahero ang naisakay ng kanilang libreng sakay. Sa isang pahayag, nangako naman ng LTFRB na patuloy silang makikipagdialogo sa mga transport group para solusyonan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng PUV Modernization Program. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.